may gagawin tayo dito ulit na electric fan. Bagong-bago pa ito, biglang tumigil, sabi na mayari. Wala pang 1 buwan, biglang tumigil. Siguro, medyo matagal nilang ginamit. So, biglang tumigil siya. Tingnan natin kung umaandar siya. Saksak natin, ayan, kitang-kita ninyo. Then, i-switch natin. Sa 1, wala. Sa 2, wala. Sa 3, wala. Okay? May nagawa na ako dating ganito. Papakita uli ko sa inyo. Paano i-re-repair nang wala kayong gagastusin, kahit piso. Okay? Sa pamamagitan lang ng isang perasong wire na gasing kapal lang din ng mga wire makikita ninyo. So, tingnan natin. Ito, hindi na siya umuugong. Walang reaction talaga. Totally, wala talagang power. Ganito lang yung gagamitin natin para pandalin ulit ito. Okay? Ito ay legit. Marami nang gumagawa nito. At wala kayong gagastusin. Ito yung capacitor niya. Tatanggalin muna natin para madali tayo makapag-repair. Okay, ito. Yan. Dito sa capacitor, may 2 linya. Okay? Tapos, makakakita kayo ng ganitong dugtungan. Lahat ng electric fan may ganitong dugtungan. Nasa Swiss man yung Swiss man ay nasa taas o nasa baba o nasa gitna. Iisa lang yung dugtungan na makikita nyo na ganito. Kaya hindi kayo malilito. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung nakabalot na plastic. Ayan. Tapos mag-open na siya. Ngayon, itong wire na to, idudugtong natin dito. Ito, magdudugtong tayo dito ng wire. Marami nang gumagawa nito. Ayaw lang sabihin ng mga magagawa kung paano yung technique. Kaya pag biglang huminto, walang ugong, ang electric pan ninyo, ganito lang yung gawin nyo. Try ninyo. Hindi naman ito makakasunog. At hindi rin ito sasabog. Kaya okay lang, i-try ninyo. Yan. Tapos, putulin na lang natin. Masyado mahaba siya. Okay? Pinutol natin. Open wire tayo sa dulo. Okay, yan. Tapos dito, magtatap tayo sa isang line ng kapasitor. Susubukan natin dito sa kabila. Tapos, tingnan natin kung ang ikot niya ay nasa harap yung hangin. Pagka wala sa harap yung hangin, nasa likod, ilipat lang natin dito sa kabila. Okay? So, try muna natin dito kung okay dito. Mag-ano tayo, open wire. Pwede nyo putulin, pwede mag-open wire lang kayo. Tulad nung ginawa ko. Open lang natin yung wire. Tingnan natin kung tama yung ikot niya. Okay, sa pamamagitan lang nito, isang wire, wala kayong gastos-gastos. Pag dinala nyo yan sa manggagawa, sa nag-repair, ganito nilang din ang gagawin sa inyo. Okay? Sasabihin sa inyo ay sira ang motor. Sira nga naman talaga ang motor. Kaya lang, kaya pa siyang i-repair ng walang gastos. Ayan. Okay. Ayan. Tap tayo dito sa may parts na to. Tapos isang linya na ang kapasitor. Ngayon, subukan natin na pandarin kung under siya. Okay? Ito, saksak natin. Ayan. Nagsaksak siya. Tapos, i-switch natin sa 1. Tingnan natin kung iikot. Okay, yan. Nakita niyo, umiikot siya. Ayan. At yung hangin niya ay nasa likod. Ah, nandito sa harap. Okay? Pagka napapansin niyo na parang nasa likod, so camera lang yan. Nasa camera yung camera trick lang yan. Ganyan talaga. Yan. Pero, kung pag-tap ninyo, ay nasa likod yung hangin, baliktad yung ikot, ilipat ninyo dito sa kabila, itong itinap niyo, itong tinap natin na pula. At sigurado, okay na ang electric pan ninyo. Tama na yung ikot niyan. Yan number 1 niya, number 2, at number 3. Kaya napakalakas niya. So wala kayong gastos. Napandar ulit ang electric pan ninyo. Yan. Gayahin nyo lang yung procedure na sinasabi ko. Kahit na sa switch. Kahit nasa switch niyan ibaba. O nasa taas. Basta mag-tap lang kayo doon sa may dugtungan. Papunta sa isang linya ng kapasitor. Okay na yan. Under na ulit. Okay? So ang gagawin natin dyan. Hugutin natin. Ayan. Hinugot ko kasi baka makarindi tayo. Lagyan natin ng tape. Okay. Lagyan natin ng tape yan. Lagyan natin ng tape itong ating dinugtong para hindi siya lumapat sa metal at magkaroon ng ground. Kasi pag may ground, may lapat na metal na open wire, gaground yan. Tignan natin kung may babalik pa natin to. Ayan, okay, naibalik pa natin. Ayan. So, okay na. Ilagay lang natin itong
tinanggal natin yung capacitor. Okay. Yeah. Ang tawag dito, rekta. Rekta na natin kasi sira ng thermal fuse. Pag nagkalas kayo ng thermal fuse dyan, mahirapan kayo magkabit kasi kakalasan nyo yung motor, lalapat nyo doon sa windings pag nagpalit kayo. Meron doon akong mga video tungkol sa pagpapalit, pero ito, ayun, tatagal ba to? Oo, tatagal to. Yan. Okay. So, yan. So, ganyan lang kadali ang pag re-repair. Wala kayong gastos. Pinakita ko yung technique na wala kayong gastos. Ayos na. Sana natutulit kayo.